Hello guys, it's me Nharmie. Welcome back again to my YouTube channel. Yes, today's video guys, andito ako ngayon sa libreng pabahay ng BARMM. Ayan kung saan ang isa sa ating mga kaibigan ay nakakuha or nakabinipisyo ng bahay dito. Yes, sanasabing libreng pabahay ng bar. Kaya, let's go! And as you can see guys, no, ang daming bahay dito. Let's sabihin na natin, pare-pareho ang bahay dito. Paghanap tayo ng bahay na nasulatan ng warning. Ayan, sa baba ko ipanuwala. So, saan ba ang warning? Warning. Ay, okay. Dito tayo guys. Inuulit na ito yung libreng pabahay ng bar. Warning. So, ibig sabihin ng warning is yung kumuha ng bahay na ito na hindi nila mauuwian within 1 week ay maaaring ibibigay ito sa mga taong nangangailangan na wala pang bahay. Kasi dito kasi sa pabahay ng bar, ang dami natin nakikita ng warning. Ibig sabihin ng warning is may tendency na babawiin sa kanila yung bahay. Bakit may tendency na babawiin sa kanila? Nasulatan ng warning. Kasi guys, may ilan din tayong mga kapamilya na nais or nangangailangan ng pabahay. Pero yun nga, dahil sa may nauna ng magpalista ng bahay, so wala silang magagawa. So ang tanging magagawa lang nila is kung mababawi nga itong warning, is sila yung may tendency na makakakuha ng benepisyo galing sa libreng pabahay ng BARMM. So tingnan natin. Actually guys, gusto ko rin tingnan yung bahay ng aking kaibigan nga na nabalitaan ko na nakabinipisyo dito sa pabahay or libreng pabahay ng bar. Actually guys, nakakalitong puntahan itong libreng pabahay ng bar kasi halos papareho. Ayan pa. So ito lang yung mga suggest ko dito. So kapag umuulan, ayan, so very malapot, mabuti pa yun. So sana may pa dito si Mayon. May parapos si Mayon. May parapos ba? Ayan, oh my God. Actually, I'm looking for my friend. Ayan si Anita. Bahay ng BARMM na hindi pa masyado kompleto sa loob kasi kumbaga kung gustong kompletuin ng may-ari, so pwedeng-pwede naman. So, as you can see ngayon, ang makikita nyo, ito yung bahay na wala pang gamit. Ewan ko kung kaninong bahay ito. Ayan, so as you can see, guys, bumili lang sila ng floor mat. Ayan. Ay, wala pang ilaw? Bakit di magkuha? Timago yung ilaw nila guys kasi kakalipat lang yung nila. Sandang sweets! At tumakas pa talaga itong bahay na ito. Oh my God! Oh my God! Sandang sweets! Nagre-ready yung mayan. Ayun lang na guys, at silipin yung bagong bahay. Ayan, bagong bahay. Take note ha. Bagong bahay. Handog ng
natin ang CR. At yun nga guys, ito pinapakita namin sa inyo. Ito yung hindi pa masyadong tapos. So hindi pa sila nakapaglagay ng tiles dito. So yung kanilang CR. So, ngayon, proceed naman tayo sa ating, sa kanilang kwarto. So, actually guys, itong bahay na ito ay may dalawang room. Ayan, so ito yung isang room. Kasi syempre wala pa masyadong gamit itong bahay kasi nabayad lang nila. And then, same na naman. Ito masyadong kasi ito take on room. So ngayon naman guys, lilipat naman tayo sa bahay. Lilipat naman tayo sa ibang bahay na medyo tapos na sa loob. Kasi guys, may nagusto na akong bahay dito. Pero napakita ko sa inyo na bahay, hindi pa siya totally tapos. Pero kahit pa paano, parang nagagandahan ako. Actually guys, ito yung bahay ng kaibigan kasi Anita Linda. Oh my God. Kababata ko. Yeah. Kababata ko pala kasi konti lang ang agwat namin eh. Oh my God. Yung kaibigan ko. Hi, Dai! So, pwede mo mag-feature ang bahay mo? Yes! Siguro kung i-re-rate natin, Beth, itong kanyang bahay, nasa 70%, no? Nasa 70%. Ayan, guys. Itong second naman na sabang bilang natin, Dai. Okay na ba itong switch? Yes! O, di ba? Okay ng switch. Actually, guys, itong second na bahay na project or libreng pabahay ng barn is almost patapos na. Siguro nasa 70%. Ayan, so nakikita nyo, nilagyan na ng may-ari ng tile. Kasi actually guys, kapag uuwi ka sa bahay na ito is, ikaw na lang bahala tumapos o kung ano man ang gusto mong ilagay o idagdag sa bahay na ito. Pero, yung kaibigan ko na, nagpa-tiles na dito. Ayan, so, wala ko masyadong gamit kasi nag-iipong pa yung ating kaibigan. So ngayon naman, direto tayo sa kanilang kitchen. Very good, siya talaga. Actually, itong kitchen nila hindi pa masyado tapos. So, if ever na may bakit yung itong may-ari, so yung ating kaibigan ay matatapos. Pero, actually guys, napakaganda. Actually, pala talaga akong masabi sa libreng pabahay ng barn. Talagang good for the one family. Alam niya guys, yung CR nila isa din sa pinakagusto ko kasi napakalinis. Ayan. Wow. Diba, may shower niya yung iba. Ayan, ito yung isa sa mga CR. So ngayon naman guys, proceed naman tayo sa kanilang room. Ayan. So, room ng kanilang mga TV. Ay, dito. Ayan. Why ba ito? So ito yung kwarto ng kanilang mga anak. Actually, this is good for two persons. Ayan, so may ilaw. Ito yung kwarto ng kanilang mga anak. Yun yun, hindi tayo nalaw doon sa kanilang roomie kasi medyo daw magulo. Ayan, so guys, third spot. Ayan, ang huling bahay na bibisitahan namin ay ang bahay din ng mga kaibigan. So dito asa. So medyo nakakalito nga guys kasi halos papareho itong bahay. Isa sa right na. Oh my God! Finally, na. Hello.